Last Gist na naman at narito muli tayo sa Adventist Med Facebook Live at sa ngalan po ng Lifestyle Medicine Department ng ating Adventist Medical Center Manila. Kami po ay nagagalak at muli tayo po ay magkakasama-sama para sa isang oras ng talakayan para sa ating kalusugan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, ngayon pong araw na ito, tunay na kami ay nagpapasalamat sa inyong nubay, pag-iingat, at sa inyong mga pagpapala. Amin pong inihiling na inyo kaming samahan, buksan ang aming mga puso at isipan sa aming mga mapapakinggan, matututunan, upang mas lalo naming mapalusog ang aming mga katawan at kami ay makapamuhay nang ayon sa iyong kalooban. Samahan niyo po kami sa aming talakayan ngayong umaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. At oo nga po, tayo ay patuloy sa ating Lifestyle Medicine Series. At ngayong umaga, ang ating tatalakayin ay makulay na makulay. No? Kasi eating the rainbow, yan po ang title na inihanda sa atin ng ating resource person ngayong umaga. At siya po ay walang iba kundi ang ating associate director ng ating Lifestyle Medicine Department, isa sa ating mga health educator, Ma'am Eden Ilisan. Happy morning, Ma'am. Happy morning po dyan sa lahat. At nakita po ninyo, ano ba itong mga nasa harapan namin, ano? So, ito ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ba yung eating the rainbow? Alam nyo, kaala natin yung rainbow para sa mata lang, no? Pero ang buhay po natin ay makulay dahil nakikita natin kung ano yung mga nilikha ng Diyos. Ano ba yung mga nilikha ng Diyos na hindi lang siya basta makulay, kundi siya pala ay kailangan natin. No? Hindi lang panlabas, kundi pati panloob. Kaya ano yung mga pagkain, ano yung mga sangkap nito, mga meron nito, vitamins and minerals na kailangan natin upang ang ating pong buhay ay tunay na maging makulay. Sabi nga nung kanta ng bata, no? Makulay ang buhay pag kumain ng kulay. Sinabaw ang gulay. Ah, alam na alam ni Mga Miles, ano? Mga millennial yun eh. So, huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Pero bago yon, inihindin ko po na i-like ninyo at i-share ninyo para mas lalo pang maraming makapanood at matuto sa ating ibabahagi ngayong umaga. Ma'am Eden? Yes, thank you Sir Wilson. Tama po yan, no? Ang kulay ay buhay talaga sa atin. So, nakikita niyo po sa screen, ano po nakikita niyo dyan? Yung bulaklak, pag wala pong kulay, ano po kayang impression ang ibibigay sa atin yan? Di ba po? So, ano naman po kung ang paligid natin ay wala ding kulay? Although na may sakit po na merong problema sa kulay, hindi sila makita. I forgot the clinical term niya. Pero po, kumbaga, ang kulay ay nagpapa-add po ng ating buhay. So, naalala ko, Sir Wilson, yung aking teacher nung college ako. Sabi niya, ano yung mga favorite colors mo? Kayo po dyan sa mga nanonood, ano po ang inyong paboritong kulay? Pwede niyo pong isulat dyan, sabihin sa amin. At alam niyo po ba, naalala ko nung tinanong ako, ako yung kauna-aun ng estudyante niya na sinabihan niya, anong favorite na color mo, Eden? At syempre, kagaya noon hanggang ngayon, ang favorite color ko po ay blue. Kaya po yung aking mga damit, Sir Wilson. Ang dami kong blue, kumbaga lahat ng klase ng kulay ng shade ng blue ay meron talaga ako. So, ikaw Sir Wilson, ano po ang favorite na color nyo? Yellow po kayo. Okay. Alam nyo po na sa pag-aaral, ang mga kulay ay meron din siyang katumbas na personality nga daw. Tsaka yung ating mga hilig. So, pag yellow daw, ano daw, sir, ang
Very bright, very happy. Optimist, yan. Pag blue, medyo kalmado daw. Medyo masaya. Para mas masaya daw yung orange at saka yung yellow. Kayo po dyan, ano yung favorite color nyo? Yung kapatid ko, naalala ko Sir Wilson. Talaga ever since nung bata kami, ito yung panganay namin. Hanggang paglaki, hanggang ngayon po. Ang favorite color nyo, orange. Mm-hmm. Talagang lahat po ng kulay namin, yung kulay ng bahay, ng kwarto niya, ng kanyang kumot, ng kanyang ballpen, ng lapis, lahat po ay orange. Mm-hmm. Kaya pag kami namimili, naalala ko yung Takore, namili kami ng Takore, sabi ng kuya ko, huwag kang bibili ng orange kasi mawawala sa bahay. Talagang favorite niyang orange. So tayo po, kahit may mga favorite po tayo na kulay, it doesn't mean na inaalisan natin yung iba nating ibang kulay. So gusto natin mas colorful, mas maganda. Sabi nung aking teacher nung college, paano na lang kung puro blue Eden ang nakikita mo, blue yung ilaw, blue yung star, blue yung bulaklak, blue yung araw, blue din yung iyong upuan. So ano pong tingin niyo, sir? Malungkot naman. Malungkot naman. Walang variety or variation. Yes. Kaya po, kung nakikita nyo, sabi dito sa ating screen, our lives will be bored without color. So yung colors, tama yung sinabi ni Sir Wilson kanina, maganda siya sa paningin at maganda rin po siya, mamaya madidiscover natin patungkol sa ating kalusugan. Tingnan nyo po ito, alam ko po lahat tayo nagdaan sa kabataan at yung kabataan po natin, gustong gusto natin iba't ibang kulay na balloons. Mm. Tapos yung mga bulaklak, tuwa-tuwa tayo pag may iba't iba pong bulaklak. Alam ko po kayo dyan ay masaya, nakangiti dahil nakikita nyo iba't ibang kulay. At kahit po yung mga shape po nung bulaklak, yung mga sizes niya, iba-iba rin po at talaga nagbibigay buhay sa atin. Kahit nga po ito sa ibang bansa yung bahay, kahit pare-parehas yung itsura ng bahay nila, iniiba-iba nila yung kulay. Mm-hmm. At yung kulay na yun, nagbibigay ganda sa daanan. Ano pa, kahit yung mga toys natin, ayaw naman natin siguro na ang lahat ng toys natin nung nagdaan tayo sa kabataan ay puro orange lang, yellow lang, gusto natin iba't iba. At pati po ito, may nakakita pa ako, no? Pati yung puno, parang nagsawa sila sa kulay brown. So nilagyan talaga po nila ng kulay din para talaga maging masaya sila sa pagtingin. Pati po yung mga tao. Mga tao po ay kahit iba-iba tayo ng kulay. Si Sir Wilson po ay mas maputi sa akin. Yung mga nasa likod po ng camera ito, iba-iba din ang mga kulay nila. Pero po, gusto din natin na parang we're fond of colors, no? Mayroon nga na run na ano, color run eh. Kasi parang nakakadagdag po siya, nakaka-enhance po siya ng ating pagtakbuhan ng ating buhay. Ano ba po, kahit po sa ibang bansa, yan po nakikita niyo sa screen, sila, yung suot nila talaga, makukulay po. Naalala ko doon sa Papua New Guinea, nung pumunta kami, talagang yung Mary blouse, ang gaganda, ang kukulay talaga. At yun po yung parang pinaka-national dress nila doon. At kahit po nasa disyerto tayo, kahit napaka-brown yung paligid natin, pag nakakita tayo ng langit, at nakita natin yung, hindi lang basta blue eh, yung combination ng blue niya, yung iba-ibang shade ng blue niya, nakakadagdag o ng ligaya o nakakaalis ng pagod, no, sa paglalakbay. At kahit po yung mga hayop, di ba po, iba-iba yung kulay ng hayop, iba-iba din yung, kahit yung parrot eh, hindi lang natin gusto yung red. Pag nakita tayo ng blue na may shade na blue combination ng yellow, na-amaze tayo. Yeah. Kahit ngayon, simple yung mga ano lang, misan, hayop, aso. Pag may nakita kang ibang kulay nun, parang talagang natutuwa ka. So, yung colors po tayo, gives life. Sabi nga po dito, may mga symbolism yung colors natin. May mga ibig sabihin yan. At kung nakikita nyo, pag purple daw, sir, luxury. No? Mm-hmm. Pag blue naman, wow, stability, loyalty, wow. And then, pag halimbawa, green, nature. Yan, favorite ng nanay ko, green. At saka red. Yung... Ang pinaka-favorite ko talaga, turquoise. Yan. And then, pink naman. Turquoise blue. Oh, yeah. Turquoise blue pa rin talaga. Deal green, yeah, silver. So, iba-iba po. Iba-iba rin yung dinadalang buhay sa atin. So, ganun din po sa ating mga gawain sa pamumuhay. So, hopefully, nakapili na kayo ng inyong favorite colors.
At sa inyong favorite colors ay may mga combination din yan. So, ngayon po tayo ay magpo-proceed na sa ating eating the rainbow. So, for optimal health, we need a rainbow of nutrients and color. So, mag-start muna tayo sa rainbow, no? Sa R, yung Roy G. Biv. Inaalala ko pag rainbow eh. So, pag rainbow, yung unang-unang kulay dyan is yung red. Ano po yung red? Sabi dito ay heart health. Para daw po ito makakabuti sa ating puso. So, ano po yung mga naalala nyo, mga red na ano na pagkain sa inyong plato, sa inyong hapagkainan, sa inyong araw-araw na nakikita? Number one po, ano kaya? Yan po yung kamatis. Yan. Tapos pag, syempre, summer ngayon, no? Ano pa? Yung watermelon. Pakwan. Tapos yung gumagamit na sibuyas dyan. Tapos pag medyo social-social, nakapunta ng Baguio, namimisa natin ang Baguio po, meron tayong red bell pepper, pati mga cherries. Yan daw po, sabi nila, yan pong mga red-colored food ay matataas po sa phytochemicals. Napag-aralan po natin yung phytochemicals, no? Ito po yung panglaban po sa mga karamdaman. At ito po yung natural na makikita natin sa mga halaman. So, yung lycopene po, rinig na rinig natin yan. Alam natin na yung lycopene ay, sabi nila, sa kamatis yan. At actually po, lahat ng red deep color na pagkain po ay may lycopene. So, yung lycopene po, ang function po niyan is, number one po, kala natin sa puso lang. Pero sa pag-aaral po, ito po ay nakakatulong para makapag-prevent ng prostate cancer. Ano ba po? Yung ellagic acid. Kala natin ba itong ellagic? Parang elastic, no? Ellagic acid, alam niyo po ba na ito po ay siya po yung actually lumalamon, kumakain ng mga free radicals sa ating katawan. Ito po yung mga toxin sa katawan natin. Good scavenger. Yes, good scavenger siya. At saka yung citrulline naman po. Sir, yung citrulline, no, parang naalala natin, parang ano po yung naalala nyo? Parang citrus at saka... Oo, yung... Actually, sabi dyan sa pag-aaral... For erectile dysfunction, nakaka-prevent din po siya. Alala. So, yung lycopene for prostate cancer prevention, ito naman pong citrulline na meron po sa deep red colored natin na pagkain, erectile dysfunction prevention. Now, hesperidin, ito naman po ay may anti-inflammation. Ito po yung nagagawa niya. Yung hesperidin, tinutulungan niya po yung katawan natin na mapababa yung inflammation po sa ating katawan. So, pag mataas po ang inflammation, eventually po, pwede po tayo magkasakit. So, ito po yung nagagawa sa atin. Anthocyanins, ito po, nakikita natin, it reduce tumor growth, protect against atherosclerosis. So, malaking bagay po siya para po makaiwas tayo sa sakit sa puso, tsaka po yung mga cancer cells po na dumami sa ating katawan ay tinutulungan niya po mapababa. At ganun din po yung quercetin, no? Yung quercetin po, tandaan natin, ito naman po yung kinukombat yung mga allergies sa ating katawan. So, alaki po nagagawa nung mga red deep colored foods na yan, yung mga components na yan, yung mga nutrients na yan, ay malaking bagay po para tayo maging healthy. So, hindi lang pala kumakain yung mata natin, pati yung ating katawan. At saka, ayon po sa pag-aaral ng professional health study, pag tayo daw po ay kumakain ng 4 to 7 servings, ibig sabihin nito, Sir Wilson, ano yan, mga 4 hanggang 7 piraso sa isang linggo, 22% reduction ang prostate risk natin for prostate cancer. Pag more than 10 naman po na servings, so 10 pieces ng kamatis na nakakain natin sa isang linggo, ibig sabihin po ay mababa ng 35% ang risk natin magkaroon ng prostate cancer. Kayo po ba, Sir Wilson, ano po yung, kayo ba ay nakakaabot ng 4, more than 4? Mahigit kasi mahilig ako sa usawan eh. So, yung, salsa, no? Yung fresh na kamatis, lalagyan ng toyo, so, yun, yung salsa. Yes. Sa pinakbet kanina, so may maraming kamatis. And kayo po dyan, pwede nyo pong i-comment dyan, nakakailan ba kayong kamatis sa isang araw kaya sa isang linggo? Maaari pong may isulat nyo dyan at makita natin kung talagang bababa yung risk natin for prostate cancer o kaya sa mga sakit din po. At alam nyo po ba, sa Adventist Health Study, men who consume tomatoes more than 5 times a week had 40% lower risk of prostate cancer compared with those who consume less than once a week. So, ang laki ng reduction talaga po ng when it comes to cancer sa prostate. Ngayon po,
Tapos na tayo sa red. Marami po tayong kulay ngayon. So, dadako naman tayo sa, doon sa Roy G. Biv, yung O, yung orange. Okay? Tinatawag natin yung cancer prevention. Bakit to po? Kita nyo po ba yung favorite nyo mga prutas at gulay dyan? Lalo yung mga bata pa tayo, nung tayo ay after natin 6 months breastfeeding, binibigyan tayo ng complementary food. At naalala natin, bigyan mo siya ng kalabasa. Kalabasa. Para daw saan po yan? Sa mata. Yan, sa mata. Alam na alam po natin yan. How about po yung, ano, yung kamote? Alam lang natin dati yung puti, pero merong orange. Tsaka po, ano po yung favorite nyo dyan sa mga nakikita nyo? At pwede nyo rin pong i-comment kung ano pa yung mga naaalala nyong paborito nyong kainin na orange na gulay at pruta. So, turmeric, kayo po ba ay masayang umiinom o nilalagan nyo po ba yung turmeric? Yung turmeric po, may anti-inflammatory property siya. Maganda rin po siya para matulungan yung kidneys natin, ma-eliminate po yung excess uric acid sa katawan. Tsaka, nakakatulong po siya ma-relieve yung mga pains natin sa joints, pati po sa ating katawan. So, ano pa po? Yung ating bell pepper na orange. Yan po. Mayaman po sa vitamin C D yan. Tsaka yung sesantin. Tsaka po yung papaya. Naalala mo, sir, Sir Wilson, yung papaya, no? Lalo na pag tinitibi. Tama po, mataas sa fiber, water content, tsaka yung folate niya. Para saan ba, sir, yung folate? Naalala niyo po ba ito? Folate? Hindi po masyado. Ano. Naalala niyo nung buntis pa si, sa ano? Sa babae, yan. Yun. Naalala niyo yung si 3D pa yung nasa tiyan pa lang. Yan po ay para magkaroon ng pag-iingat doon sa bata na hindi siya magkaroon ng true defect, ng depekto. Now, yung B-carotene for our skin, hair, and vision. So, kaya po pala makinis ang skin ni Sir Wilson. Yeah, ang hilik po niyan sa ano, sa squash. Tsaka meron din pong P-cryptoxanthin. Ito rin po ay for anti-carcinogenic effects, lalo na po sa prevention for lung cancer. Yung vitamin A, alam natin yan, no? Support the function of white blood cells, tsaka for our immunity. Ano pa, yung vitamin C, alam naman natin na antioxidant yan. Yung sesantin, prevent age-related diseases. Kaya pala, yung hinahanap ng mga tao na fountain of youth, kung saan-saan pa pumupunta, pumupunta pa ng bundok, pumunta pa ng kung saan-saan treasure hunting sila. Akala nila tubig yan eh. Tubig, no? So yung pala, nandun lang sa mga orange na colored food, santin, tsaka iba't ibang kulay pa rin po. And folate for prevent neural tube defect, kagaya po nabanggit kanina. At ngayon po, tingnan nyo po, yung squash daw po ang pinakamataas sa beta-cryptoxanthin, yung B dyan, no, beta po yan, no, nasa 3,471 bali milligram per international, per 100 grams. So, kita po natin ang taas ng squash. International unit pala yan. Microgram. And then, so, tapos na tayo sa orange, red, Roy G. Biv, orange. Then, punta na po tayo sa yellow. Yellow daw po. Para saan daw, sir? For beauty. Wow. For pang paganda. Yeah. So, okay. Meron tayong yellow dyan. Yellow. Eh, di ba favorite ni Sir yung yellow? Pampaganda. Okay? So, ano pong nakikita nyo? Pwede nyo pong i-type dyan yung mga favorite na kulay dilaw nyo. Pwede po kayo mag-comment dyan. Ano kaya, Sir Wilson, sa mga dilaw na yan, ano po yung favorite na food nyo dyan? Panahon ngayon ng mangga. Ano? Yes. So, marami tayong mangga. Kahit medyo nag-uulan-ulan na. Yes, mangga po. Langka din. Napakasarap nyan. Paglangka, pinag-aagawan. Bihira tayong makatikim ngayon dito sa Metro Manila dahil lahat ng langka ay nasa probinsya. Kaya ano? Nga, kaya pala pinapauwi na tayo sa probinsya para kumain ng mga pagkain masustansya. Ano pa, sir? Ang gusto ko dyan, pinya. Kasi yung pinya po, yung enzyme niya, nakakatulong po para talaga makarelieve ng pain tsaka sa mga arthritis, para po yung mga joint pains. Phytochemicals, sabi nga. Yes, phytochemicals. So, again po, parang kagaya lang rin po siya ng orange deep colored food. Yung dilaw po ay may same din po na phytochemicals. May folate din siya, potassium, may hesperidin. So, ito po mga nababanggit natin. Ito po yung mga pagkain, ito po yung mga sustansya na makikita din natin doon sa red, sa orange. So, kumbaga,
pag kumakain tayo nitong combination, natutuble yung nakukuha nating amount. At kita nyo po itong bell pepper. First kong natikman yung bell pepper, yung nagluto yung nanay ko. At sabi niya, anak, kumain ka ng bell pepper. Hindi po dietitian ng aking ina, pero alam niyo po, ang wisdom ng isang magulang talaga ay nakakabuti sa atin eh. Dahil in-encourage siya kami, nung bata pa lang kami kumain ng mga gulay. At sabi niya, yung bell pepper, masustansya yan. Kahit hindi niya sa akin masabi talaga yung amount, pero nalaman ko at thankful ako na nalaman ko to. Kita niyo naman po yung sa ating screen, yung bell pepper, meron palang violet, sir. Iba-iba, ano? Meron palang puti. May maroon. Oo, may iba-iba yung kulay niya. Alam niyo po ba, kahapon lang, dati ko pa itong gusto talagang malaman at kahapon ay sa ating pag-aaral. Ito nga po yung mga kulay. Bakit kaya yung green, merong green, may yellow, may orange, may red. So, sa pag-aaral po, ito po palang bell pepper o yung mga kulay po nito ay pag hindi pa pala mature, ay kulay green. So, pinapapasinin nyo po sa bell pepper na binibili nyo, pag ang green po, yun po yung pinakamura sa lahat ng bell pepper. At yung pinakamahal po, yung red bell pepper. Bakit? Kasi po, pag hindi pa po ganun kamature ang bell pepper, ito po ay kulay green. Mm-hmm. At ito po yung unang hina-harvest. At, syempre, may mga variety po na kahit po nandoon na siya sa grocery, kahit po maghinog na siya, hindi po nagbabago yung kulay niya. Okay. Unless ito yung nakakabit po sa kanyang puno, doon na po siya nag-iba ng kulay. Tapos po, pag green, hindi siya masyado, hindi pa siya matured eh. So mas mura siya kasi yung production ng crop hindi po mas ganun kamahal. Mm-hmm. Hindi ganun katindi ang pag-aalaga kasi nervous na agad siya. Unlike po ng red, inaantay po siyang mahinog bago po siya kuhain. So kaya po mas mahal ang red. Ngayon, from green nagiging dilaw siya, nagiging orange po siya, hanggang nagiging red siya. So, habang tumatagal po ang bell pepper sa kanyang puno, yung kanyang concentration ng sustansya ay tumitindi din po. Tumataas din. So, kaya papasinin niyo po yung green, although na mas mababa yung beta-carotene niya, yung capsaicin niya, yung lutein niya, pero po yung, meron naman siya mataas na sa santin, which is 314. Microgram per gram. How about yung yellow po? So, yung yellow naman po, mababa din yung kanyang beta-carotene, nasa 0.2 lang. Pero po, mataas naman yung po yung kanyang violaxanthin. Ito naman po yung nakakatulong para kainin yung mga free radicals sa ating katawan. O kaya matanggal yung mga free radicals. At yung pinakamataas po is yung red. Talaga pong yung red, mataas yung beta-carotene niya, mataas po yung kanyang quercetin, yung lutein niya, mataas din po. So, among the four, ang pinakamataas po talaga ay yung red. Pero, wag po nating magiging red lang yung gusto natin kainin. Kasi po, iba-iba rin naman po yung concentration ng sustansya sa bawat bell pepper nyo. At yung orange po, kahit po hindi ganun kataas yung iba niya, pero mataas naman po yung kanyang protein, nasa 1.2 grams per 1 piece po. Glucose, 5.1 grams. And vitamin C ay 146.7 milligrams. So, ibig sabihin po, bagaman iba-iba po siya, mas mataas man yung concentration ng beta-carotene ng red, iba rin naman po yung nagagawa ng green, ng yellow, tsaka ng orange. Tsaka, sabi dito sir, pakibasa naman po siya. Yan, all four colored peppers exhibited significant abilities in preventing the oxidation of cholesterol or docosahexaenoic acid during heating. And the green pepper showed slightly higher capability in preventing the oxidation of DHA compared to other three peppers. Tama, sir. No, kung yung DHA, ito po yung for the brain. So, papansinin niyo po, para nangungulilat kanina yung green bell pepper. Pero, iba naman pala yung nagagawa niyang function. For the brain naman pala. So, kaya po ini-encourage natin na tayo po lahat, kakain tayo ng iba't ibang kulay. Huwag lang tayo maging panatiko sa isang kulay na gusto natin. Kung may blue nga dyan, sir, baka makain ko na rin. So, yan. Ano pa po? Iba-iba. So, sa Ma'am Eden, sa akin, kagaya kong namamalengke, ano? Minsan nakakabili tayo ng bell pepper na meron na yung green, na nagre-red. So, pagka pala meron ng iba-ibang kulay, mas nandun na siya. Yes. Sa isang piraso, ay
ito, kagaya nito. Sir. Yan, may green pa ng kaunti. Ah, may konti pa. Yes, may konti pa so, siya. So, subukan po ninyo, no? Para makuha ninyo yung sinasabi nating all four colors in one. Yes, tama po yan. Thank you, sir. At saka tinan nyo po, narinig po natin yung, tawag dito, yung carotenoids. Alam nyo po yung carotenoids, iba-iba siya. May alpha, may beta cryptoxanthin, may zeaxanthin, may lycopene, tsaka lutein. Pero alam nyo po ba, lahat ng ito makakatulong po para hindi po mapabilis yung pagsira ng ating mata, yung age-related macular degeneration. Ganun din po yung cataracts, ganun din po yung mga pwede ma-compromise yung immune system natin sa panahon na ito. Ito po mga carotenoids po nito. Hindi lang siya narinig natin siya, sir, 'di ba, sa carrots. Ah, matasin sa beta carotene, ganyan. Matasin sa alpha carotene. Pero alam natin po, 'yun lang dalawa. Pero yung dalawang 'yun, hindi lang dalawa siya. Meron pa pong iba, yung lycopene, zeaxanthin, lutein. Lahat ng 'yan po ay malaking bagay po para maging healthy tayo. So, kikita niyo po sa screen, pwede niyo po siya mabasa, nakakatulong siya para sa anti-cancer effects, sa vision protection, atherosclerosis, anti-atherosclerosis. At yan pong lahat ng yan ay malaking bagay para mapabuti ang ating kalusugan. So, punta naman po tayo sa, ano naman, sir? Green. Pero bago green. Yun, Ma'am Eden, batiin muna natin itong ating mga taga-subaybay. Yes. Si Sir Elmer Daos, si Ma'am Gina Andrade, si Sint Sadasop, Mercy Valdez Gorin, si Doc Linda, Cynthia Adona, Nelly Makatugar, Ross Vic Trejo, Ada Jeronimo, sino pa, Ana Divino, at si Ma'am Edna Duat. Wow! At yung mga regular, yes, viewers. So, may mga tanong din sila pero mamaya na natin sagutin. Sige po, alam ko excited kayo. At ngayon po ay tayo dadako na sa, saan na tayo? Roy G. Viv, no? Y na. Sa, G na. G na tayo. So, sa? Green. Green. Ito pong green. Yan. So, ando yung green natin. Itong, sabi daw po sir, ano yan? For detoxification. Yes, detoxification. Okay. So, pwede nyo pong isulat dyan sa inyong, pwede kayo mag-comment. Ano po yung mga favorite na green na pagkain nyo po dyan? Kay Sir Wilson, sa mga nakikita nyo, ano bang favorite nyo dyan? Favorite ko dyan yung malunggay, yung spinach. Yun. At syempre, avocado. Avocado. Oh, favorite ko dyan ang palay eh. Sabi ng nanay ko talaga noon, hindi ko makalimutan eh. Anak, kain ka ng ampalay ah, kung patalino yan. Yung magandang pang-encourage, no? Pag yung bata gustong tumalino, kumakain ng ampalay kahit ang pait-pait. Pero yung pait pala na yun, hindi lang tayo pala nakabase dun sa lasa eh, kundi dun sa sustansya na may ibibigay nito. So, tama kay sir, avocado rin. Yung avocado, papasin ninyo po yung labas niya, green, tapos yung loob green, tapos pag lalo nagihinog, yung variety na iba is yung nagiging violet naman siya or yung black. So, yan po. Pechay po ang favorite ko naman din sa mga dahon, pechay, pako, yan. So, alam nyo po, alam po natin na ang mga green ay mayaman po sa chlorophyll, saan pa, zeaxanthin, fiber. Kita nyo po yung pandan, tinapatang ko talaga yung sa pandan dyan, yung fiber. At ano pa po, yung calcium, totoo po yan. Kaya pag naalala natin, pag kayo ay mga nanghihina yung buto o yung isang babae ay magbubuntis, kailangan niyo kumain ng mga green leafy vegetables kasi mayaman to sa iron, mayaman to sa calcium, ano ba po, mayaman to sa lutein, papaganda ng mata natin, beta carotene, tsaka folate. Okay, so ito po ang medyo nakakatuwang pag-aralan sa green na ito. Ano po ito? Ito po ang nakikita niyo sa screen. Alam niyo po ba, sir, no? Kayo pong mga nanonood dyan, na yung plant blood o yung chlorophyll, ay kahawig na kahawig po yung chemical structure niya, no? Kahawig na kahawig po sa human blood natin, which is yung hemoglobin po natin. Ang pagkakaiba lang po nila is yung gitna. Yung gitna po ng chlorophyll dun sa plant ay magnesium. At yung gitna naman po ng ating human blood sa hemoglobin po natin ay iron. Pero yung palibot po niya, yung chemical composition niya halos, ay parehas na parehas po sa, alin po, sa dahon. No? So, kaya nga po yung sa pag-aaral ng Dr. Richard Wilson Stutter,
German chemist po ito na nasabi nga niya na eto nga po ay talagang nagulat sila na kahawig ng human blood is yung sa chlorophyll nga po. At sabi niya dito, there is an anecdotal and research evidence that chlorophyll-rich food, ito po yung mga madadahon, mga greens, such as sweetgrass, help in some way to build the blood. At saka sabi niya dito, nung sila talaga nag-aral ng matindi, napansin nila nga po na nakakapagpabuti ito para gumanda tayo, ma-detoxify ang ating dugo, at tumaas po yung hemoglobin level natin sa ating katawan. Tandaan po natin yung hemoglobin, ito po yung carrier ng oxygen sa ating dugo para po ma-nourish yung ating mga katawan, yung ating skin, yung ating mata, buong katawan po natin. Pansinin niyo po, pag tinalian nyo ang inyong kamay ng rubber band, naalala ko nung bata pa po ako, nagtatali kami ng ganyan. So, pag natalian natin yan, napipigilan yung daloy ng dugo. Eventually po, pwedeng mamatay. O kaya mangitim, mamatay yung tissue. So, syempre, kumbaga sa katawan natin, kailangan po ng oxygen ng bawat cellula natin, ng bawat tissue natin. So, yung hemoglobin ang carrier po ng oxygen. At saka ito po, no, kita nyo po sa ating screen, many of the components which build and sustain the essential elements in blood are also found in foods that are high in chlorophyll. So, ito po yung talagang research na pag-aaral. At sabi po dyan, same po na kailangan ng isang plants. Yung vitamin K, vitamin C, folic acid, pyridoxin, iron, calcium, and protein para po mabuhay ang plants. Ganun din po ang kailangan ng ating dugo. Kaya yung pangangailangan ng isang plants para siya ay mabuhay, manourish, ay ganun din po ang kailangan po ng ating dugo. So yung pangangailangan nila, pangangailangan din natin, yung kayang gawin po ng plants sa ating katawan ay malaking bagay po. At saka sabi po dito, ito po yung aking natutuwang napag-aralan din, na pag tayo, Sir Wilson, ay nag-inhale, di ba ang ini-inhale natin ay? Oxygen. Ang ini-exhale natin ay? Carbon dioxide. How about yung plants? Anong ini-inhale nila? Ang ini-inhale nila ay yung carbon dioxide. At ang ini-exhale naman nila ang? Oxygen. So, ang galing po dahil talaga yung relationship cycle. Relationship ng plant kingdom sa animal kingdom talagang nagsusuportahan at talagang nagbibigay ng tulong sa atin. So, pakibasa naman, Sir Wilson, yung nasa screen. Sabi po dyan, for many years, the general public and some health practitioners have considered green vegetables to have value as blood builders. This opinion was reinforced by the observation that animals which ate only leafy green plants have ample amounts of hemoglobin in their red blood cells. So, naalala ko yung kambing, Ma'am Eden, no? Ang kambing daw ay isa-isang araw hindi siya pwedeng matulog na hindi kumakain ng 7 klase ng halaman o ng pagkain nilang dahon. So, grabe, ano? So, siguro napaka-ano ng dugo ng kambing. Yes, talagang wala silang yung anemia. Mm-hmm. Tsaka talaga maganda siguro yung tulog nila sa gabi dahil well-nourished ang kanilang mga dugo. Okay? So, isa pa po niyan, tandaan po natin na yung chlorophyll malaking bagay po para makatulong sa ating dugo, para maging quality ng ating dugo, yung hemoglobin ay tumaas po. At ito po, green is life. Kaya po pala tinawag na green is life. Ayun na daw pong mababasa natin, sir. So it cleanses the blood and the bowel. It helps eliminate heavy metals from the body, increase red blood cell count, oxygenates and alkalizes blood, strengthen immunity, anti-inflammatory, antioxidant, anti-cancer. Talagang life siya, no? Life talaga siya. So kaya pala, no? Hindi lang sa kulay pala na pagsabi natin, green, that is symbolizes life. Kundi pati ang epekto niya sa ating katawan ay nagbibigay talaga ng buhay. Galing ng Panginoon, no? Talagang create niya iba't ibang kulay para po makabuti sa atin. So ito naman, sir, ano pong kulay naman tayo ngayon? Purple, violet. Okay, bago tayo pumunta sa purple, ano po itong hawak-hawak ko na kulay green? Pwede po nyo itong isulat dyan sa comment.
At nawa po kayo kumakain din nito. Kung kayo ay enjoy na kumain nito, lagay nyo rin po kung ano yung mga paborito nyong luto, luto nito. Yeah. Okay, so punta tayo sa purple. Purple, ano daw sir? Ang pwedeng sa purple? Or longevity. Yan. Bakit kaya longevity ang purple? Ano po yung pinaka-favorite nyo dyan na aming kaibigan, nanonood? Ano po yung favorite na purple na pagkain nyo? Ikaw, Sir Wilson, ano po yung sa inyo? Dyan ay, syempre, blue, yung mga berries. Yes. Yung ube. Oh, wow. At yung mangosteen kahit mahal. Tama po yan, no? Ako, ang gusto ko dyan yung kaimito, yung dragon fruit, tapos po, ayan, yung mulberry po, naalala namin. Laging pag si Ma'am Lani, eh, meron po ang aming head sa cardio ER. And ER department, ay siya po ay mahilig na mahilig magdala po sa amin ng mulberry. Salamat po sa inyong, sa mga nagsishare po nito. At ito po mga purple na ito. Yung kulay niya po, no, napakatingkad, napakaganda rin po ng maibibigay nito sa ating katawan. May calcium and mineral absorption. Tinutulungan niya po yung calcium tsaka mga mineral sa katawan ma-absorb. Meron din po siya si santin. Meron din siya largic acid. Ito po mga nababanggit ko. Ito lang po yung nabanggit natin sa red, orange, yellow, and green. Meron din siyang resveratrol. Ito po yung pinakasikat sa lahat ng purple, yung resveratrol. Para saan daw po yan? Pampaganda po yan ng ating puso, ng ating dugo, tsaka po sa ating blood pressure para po matulungan po hindi tumaas ang ating presyon dahil tinutulungan niya po yung ating mga ugat na mag-dilate. Maganda po siya sa ating mga ugat-ugat. At tsaka fight H. pylori. Naalala niyo po yung cranberry? No? Yung nagagawa po ng cranberry, actually, yung cranberry, kala natin red lang yan. Pero actually, it nasa category siya ng purple and blue. At saka, malaking bagay po siya para makapatay po siya ng H. pylori, tsaka po sa mga UTI. Tsaka, alam niyo po pa yung purple colored food. Sabi dito ay mataas ang vitamin C niya, healthy digestion, boost immune system, decrease blood pressure, reduce inflammation, induce cancer cell death, reduce damage to the liver. So maganda pala ito, no? Hindi lang for the heart yung resveratrol, kundi po sa, ano po, sa ating mga, ito po, purple, ito ang ating purple, yan, sir. Talong. Talong. Actually po yung talong dati, kala ko walang, kasi mababa lang yung kanyang nutrients, eh, yung talong po talaga sa pag-aaral. Pero po, yung kanyang phytochemicals ay napakataas naman para matulungan po makaiwas tayo sa mga sakit at sa cancer. So, alam nyo po ba, pakihulaan po kung ano pong prutas ang nakikita nyo dyan sa screen. Yan, pwede nyo pong isulat. Yan. Ikaw, Sir Vincent, gusto nyo bang hulaan? Yan, nahulaan ko na yata. Yung Bignay yata yun. Yan, very good, Bignay. Pero bago yun, Ma'am Eden, ito yes. Yung mga humula do sa, dito sa pinakita natin kanina. Ito. Yan, si Garillas daw ito. Wow. Sa Bicol daw ay, anong tawag dito sa Bicol? Puro pagulong. No? Oh, iba. Sabi ni Ma'am Flora Harkio. Si Ma'am Rachel de Aquino, si Garillas. Tapos si Ma'am, ano, may tanim daw siya. Si Ma'am Mercy Guarin, may tanim daw siyang sigarilya. Napakaswerte po niyo. Swerte niyo po, ano? Opo, salamat ngayon, din po. Nagbubunga na yan. Salamat din po kung may ipapadala kayo sa amin na ganito. Masarap po ito pag nilalagay sa pakbet, pag ginagataan. No, kaya po sa steam nga lang daw. Si Ma'am Cynthia Sadasop, sini-steam lang daw niya yung sigarilya. Yes, tama po. Tsaka sa mga nakuhula ng Bignay din, tama po kayo. Diyan. At ang Bignay po, kung nakikita niyo po, yan po yung pinakamataas natin na prutas when it comes to vitamin C. It has how many, sir? Sabi diyan, 1,049 milligrams of vitamin C. Per 100 grams. Yan. Per 100 grams. Yes. So, kala natin guava, no? Pero ngayon, na-discover pala yung Bignay at ang taas ng anti-cancer properties po niya. So, ang galing na nagagawa ng purple. So, doon na tayo dadako sa pinakahuling kulay natin kasi Roy G. Vib na tayo. Yung puti. Kala natin yung puti, hindi yung kulay. Kayo po dyan. Ang puti po ay kulay na kung saan malaking bagay din po para sa ating kalusugan. So, pag puti po, ano po yung naalala nyo when it comes to white, sir? Puti. Marami tayong puti. May singkamas, may puting sibuyas, saan din, sir, may bawang, ano natin, may puti. Labanos. Yan. Pag labanos. Kulay na siya. Puting puti. Yan pong labanos,
Yan. Which is puti ding sibuyas. Pag hiniwa po, no? Sa loob. So, para saan daw po yung mga puting pagkain? For immune support. Yan. Yes, immune support. So, ano po dyan ang pinaka-favorite nyo pong puti na pagkain? Yan. Kayo po dyan, pwede nyo isulat din. Mushroom, yan, yung white beans, yan, cauliflower. Yan, masarap lahat yan. Yes po. Kung kayo po sa ating mga nanonood na wala po dyan sa draw, dyan sa picture yung na favorite nyo, pakisulat po. At mas maganda pong malaman din ng iba kung ano po yung mga puting pagkain na paborito nyo. So, pampasin nyo, mataas po ang magnesium ng mga puting, prutas at gulay, mataas din ang folate niya, potassium, alisin and alinin, ito po yung sa garlic, ito po yung tinatawag natin pag garlic, Russian penicillin. Tsaka po, pag garlic po, naalala natin, malaking bagay po siya for antimicrobial properties, tsaka para makaiwas po tayo sa mga fungal, mga ganyan po. At tsaka po, pag halimbawa yung asthma, naalala ko po nung bata ako, pag nag-a-asthma ako, yung inuubo ko na inuubo dahil nakakain ng chocolates, nung bata, yung mga malalansa, yun po ay naalala ko talaga yung bawang nilalagyan lang namin ng kalamansi. Yun talaga yung pinapainom sa akin ng nanay ko. At tanggal agad yung aking asthma nung bata ako. At saka yung white beans, saka anti-inflammatory siya. So, maganda po dyan sa mga white na yan, for immune support talaga siya dahil nilalabanan niya yung mga sakit na pumapasok sa katawan at sinusuportahan niya yung white blood cells natin para magawa po niya yung activity niya na makalaban po sa mga karamdaman. At kung titinan mo, Sir Wilson, sa kamatis pa lang, nagbibigay buhay na. At kagaya ng sinabi po natin, yung kamatis po, di ba, sa prostate, lagyan mo lang yan ng basil, yung leaves. O kaya isawsaw mo lang yan sa kalamansi na may asin o bawang. Sa akin po, dati noon, ulam na yan. Pag nagmamadali talaga, yan talagang ulam namin. Tsaka po, ang mga kulay po, kagaya po na nabanggit namin kanina, masustansya. Hindi lang siya healthy para sa atin, nagbibigay buhay, at sa mata natin, magandang maganda po siya. Alam niyo po, dati, nagtataka ako, bakit kaya ang munggo merong red, merong yellow, may green? Di ba po, yung mga, pati mga beans natin, na-discover po natin na ito mga to, iba-iba din po yung kayang ibigay sa ating sustansya. Kagaya po nung, nung ating green, ilan daw sir ang calories na ibibigay niya per 100 grams? 155. Okay, for the folate naman sir? 130 micrograms. Yes, and for the iron? 2.6 milligrams. Yeah. And calcium sir? Oh, ang laki, no? 483 milligrams. Ang taas po ng calcium. How about yung red naman natin sir? Sa red na beans, 150 lang. Yes. Folate is 131 yes. micrograms. Iron po. Iron, 9 milligrams, mataas. And calcium, 86 milligrams. Yes. How about yung yellow naman natin? Yellow, mataas ha, 9,365 calories. Opo. Folate is 110 micrograms. Iron, 4 milligrams. At calcium niya ay 210 milligrams. Yes. So, kung papansinin po natin, sa pinakita natin, yung ati pong munggo na green, mataas po yung calcium niya. Pero, hindi naman porkit mataas yung calcium niya, ay puro green na lang po tayo na munggo ang kakainin natin. So, pwede rin po tayo mag-switch dun sa red. Sa red munggo naman po, ang mataas naman po sa kanya yung folate, 130 micrograms. At yung iron niya, 9 milligrams. Compare mo dun sa munggo na green na ang iron lang ay 2.6. At yung yellow naman, syempre hindi nagpapahuli ang yellow kasi kung mababa, kumbaga hindi naman sa mababa, no? Nakakasunod naman siya pero mas superior yung iba, hindi po siya nagpapahuli when it comes to calories. Kaya kung gusto po natin yung mga kailangan po mag-gain weight at yung mga kailangan po na tumagal-tagal ang kanilang enerhiya pag tumatakbo, kaya nag-exercise, eto pong yellow na mga munggo ay mataas po ang kanyang calories. Nasa 365 ng calories niya per 100 grams. So, wala pong superiority dito. Kumbaga, gusto po natin na variety ang ating mga kinakaya. Okay, question and answer na po sa atin, mga, mga kapatid dyan, mga kaibigan. So, ito po mga katanungan natin. Ano? Unang-una dito si Ma'am Edna Luat. Ano? Sabi niya, kung kumain daw ng sili at mayroon kang almoranas, totoo bang lumalala ang almoranas mo? Okay.
Maraming salamat po sa tanong na yan. No? So siguro mag-i-invite tayo sa susunod ng gastro doctor para po ma-share sa kanila kung ano ba yung sa patungkol sa almoranas. Pero po sa pag-aaral, hindi naman po talaga significant. Pero yung mga sili po kasi, ang nagagawa po niya kasi sa ating stomach, yung lining, ay nai-irritate po. Tsaka, syempre po, nagkakaroon ng reaction yung ating katawan. So, sa almoranas po, maaring kasi ang number one dyan is, hindi po tayo umiinom ng maraming tubig, hindi tayo matataas ang pagkain natin ng ma-fiber, tapos po, hindi tayo nag-exercise. Kaya po, nahihirapang dumumi tayo, and eventually, pag nahihirapan tayo dumumi, naapektuhan po yung ating daanan ng ating dumi, at pwede nga po tayo talaga mag-almoranas. Pero po yung mga, yan din po yung kala ko nung bata ako, pero po, ngayon po ay hindi po talaga directly related yung mga maanghang sa almoranas. Okay. So, si Sir Edwin Marquez naman, ang malunggay daw, can we eat it every day? Yes, pwede naman po, pero wag rin naman po yung puro yun lang. So, haluan naman natin kung may malunggay, lagyan mo naman ng ibang, ano, gusto pa natin variety. Okay lang po, but remember po, wag nyo pong i-juice yun na more than na mga 1 inches. Kasi po, sobrang, actually half inches, kasi yung iba, ginujuice talaga nila yung malunggay, concentrated siya. Pag more than half inches, sobra po yan, pwede tayo magka-talk. Toxicity sa katawan kasi nga po sobrang potent niya na hindi po tama, hindi po maganda ang sobra. Kasi yung iba po, naalala ko may ibang pasyente na masyadong panatiko sa malunggay ay talagang ginus niya yung buong malunggay, ang dami niya ginus, sobra yung nainom niya, more than half nung inches talaga yung ano yung na-consume niya, talaga po medyo hindi po maganda yung efekto sa katawan. Okay, so okay po malunggay? Lahat sobra. Sobra, no? Okay. Tsaka po ang malunggay, no? Wag po more than 1 minute ang pagluluto natin kasi papait po yan. Okay. So ito si Ma'am Honey Ann Saraet. Sabi niya, totoo po ba na bawal ang bawang, kalamansi, luya at sibuyas sa mayroong acid reflux? Okay. So, actually po, bawal pag sobra at talaga pong hindi na sobra pag tayo po ay nasa state na kung saan clinically na admit tayo o kaya naman po may mga lesion pa. So, mas maganda po bawas-bawasan natin at hindi rin po sobra. So, maganda po na magpakonsulta po rin, pa rin po kayo sa inyong doktor, sa inyong gastro doctor, tsaka po sa inyong dietitian para po yung combination, tsaka po yung dami ay maibigay po natin ang tama sa inyo. Kasi, pwede naman siya eh. Huwag lang sosobra. At pagkasagsagan po na mataas po talaga yung problema natin, ay hindi po tayo basta-basta nagbibigay. Yeah, siguro ito sa susunod nating paghahandaan to ni Ma'am Eden. No? Itong ano ni Ma'am Jen Arroyo. Yes, sabi niya, yung aratilis daw, paborito niya. Kahit nung bata pa. Ano daw bang nutrients ang nakukuha sa aratilis? Sige po. Bibigay po natin yan sa susunod sa inyo. Favorite ko din po yun. Umakit pa ako ng Sir Wilson sa puno. Yung nilalagyan ng kapitbahay namin ng alambre na may patusok-tusok para lang talaga hindi kami makakit. Pero yung alambre, walang bisayo sa mga batang gusto kumain ng aratilis. So, yan po ang ating mga katanungan. At gusto nating batiin si Ma'am Senaida Atienza. No? Si Ma'am Aluha Sherot. Hello po sa inyo. G Banaay Doria, si Ma'am Emma Fronda. At may ano si Ma'am Nelly Murillo, Rosana Calago. Binigay ni Doc Linda yung English ng sigarilyas. Ay, ano po 'yan? Maganda 'yan. Ano naman ba ang English ng sigarilyas? Wing beans. Yes. So sa amin sa Ilocano pal lang ang tawag namin diyan sa maganda po. Salamat sigarilyas. Po, no? So, big night juice, masarap gawing juice. Yeah, yes. Sabi ni Ma'am. Pwede haluan ng pinya, yeah. Haluan ng... Kalamismis sa Batangas. Kalamismis, ha? Sa Batangas. So, ngayon po ay gusto nating i-promote, Ma'am Eden, bago tayo matapos. Yes po. No? May pinakabago nating servisyo ngayon. No? Yung ating home service ng physical therapy. Yan. So, sa mga matagal na pong naghihintay at nangangailangan na talagang ituloy yung kanilang mga therapy o magsimula yung kanilang mga therapy, meron na po tayong home service therapy at syempre yung ating home service laboratory, immunization, medicine delivery, healthy bites delivery, yung mga pagkain natin,
And then yung drive-through natin na laboratory and immunization at syempre yung ating telemedicine, yung online consultation. So yan po ay araw-araw mayroon po except Saturday and Sunday. So ngayon din po gusto natin pasalamatan ating mga sponsors, mga tumutulong sa ating mga frontliners sa iba't ibang kaparaanan. So natin pasalamatan ang DFA, ang Republic of Vietnam, ang DTI, Kaisa para sa Kaunlaran, Liwayway Marketing Corporation, Tani Family, ito mga pasyente natin to, no? Si Dr. Luis Tani, Mr. Mario Tani, Unilab Foundation. Salamat po. So patuloy po nagbibigay ang alagang Unilab sa ating mga frontliners. At dumating din kahapon, Ma'am Eden, yung mga PPE na gawa ng ni Rahul Laurel. Wow! Maraming so, salamat. So PPE for clinical and PPE for those who are not clinical. Very talented. So talagang galing to sa mga kamay ng mga fashion designers na PPE. Maraming salamat po at hindi nyo kami nakalimutan. So ngayon po, bago tayo matapos, ano yung question mo dyan? May gusto question po kaya na, yes po, sir, dyan? No? Gusto po namin iiwan ito sa inyo na how are you doing? Susulat nyo po sa inyong mga papel o kaya pwede din po sa inyong comments dyan kung ano po yung mga pagkain nyo ng umaga, tanghali, gabi na may kulay. Mm-hmm. No? At saka, paano mo ginugrupo yung mga kulay na yan? Baka naman kasi yung iba, puro brown lang. So, umaga, tanghali, brown ulit, sa gabi, puro brown. So, gusto natin, sir, gusto natin hawakan to. Pwede nyo pong hawakan. Itong mga kulay po na nakikita nyo, yung mga nandito, iba-iba po siya ng kulay, iba-iba po yung sustansya, iba-iba pong barito. Malaking bagay po para sa atin. At yung nakikita nyo po sa screen na yan, may iba-iba rin pong pagkain na may kulay din. Pero yung pong mga kulay na nakikita nyo dyan sa mga pagkain na sa screen ay yan po ay mga artificial coloring lang, food coloring lang, no? So, yan po ay basically devoid siya ng mga sustansya. Wala siyang talagang sustansya na maibibigay sa atin. So, sana makaiwas tayo. At saka po yung mga pagkain na alam natin pong empty calories lang, no? Iiwasan po natin. So, kahit po yung mga candies, isang tamay, oh, ayan na sila lahat, yan. Mga kaibigan. Kita niyo po ba? Ito. Kaya po, alin niyo sir, yung rainbow, gusto kong ibahagi natin sa inyo. Bakit kaya yung rainbow, ang ganda-ganda ng kulay niya? Mm-hmm. Kailan kaya siya lumalabas? Ano ba, bakit nagkakaroon ng rainbow sa sky? Yeah. Sabi ng ating mga teacher noon, ano, no elementary, at sabi ng at wordatlas.com, how is a rainbow formed? Paano nga ba? Sabi niya, rainbow is formed because it is a refraction, reflection and dispersion of light in water droplets resulting into a formation of rainbow or iba-ibang kulay. So yung ano po no, yung sinag ng araw tapos mist o yung water droplets, yung ulan, no, pagka yun ay tinamaan ng araw, actually it is an optical illusion. Wow. Natural optical illusion na tayo daw po nakikita natin sa ating mga mata. Ah, ang galing po. Kaya, no? Ang galing ng Diyos, no? Yes. Kaya pala, ano sinasabi ng ating Bible text, sir? Ano sabi ng ating Biblia? Ezekiel 1:28 sabi, like the appearance of a rainbow in the clouds and on a rainy day, so was the radiance around him. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. When I saw it, I fell face down and I heard the voice of the one speaking. So, tunay po ano na ang rainbow hindi lang yan na pagpapala at tanda ng Diyos na hindi tayo gugunawin pa, no, ng malaking baha. Kundi yan din ay paalaala pag may nakita tayong rainbow. Oh, kumusta yung aking pagkain, no? Meron ba akong kinain kulay ano, kulay green? Meron ba akong kinain na kulay yellow? Yan. So ngayon po, tag-ulan, marami tayong rainbow na nakikita. Kaya ingat-ingat po sa bagyong ambo, no?
Ngayon po ay paparating na si Bagyong Ambo. Mag-ingat po tayo. Okay, bago po manalangin si Ma'am Eden ay bukas anong ating tatalakayin? Yes. Ayan, nako, meron tayong bisita Exciting bukas. To. Meron tayong bisita bukas ang ating isa sa ating mga pinakabatang diabetes doctor. Dr. Yes. Hernandez. Okay? Yes. So bukas po 'yan dito sa ating Facebook Live. So ngayon po hilingan natin si Ma'am Eden para sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa inyong pag-ibig, pagmamahal sa amin. Salamat po sa mga kulay na siyang pinubayad niyo po. Hindi lamang po makakaganda sa aming mga mata, kundi sa aming kalusugan. Salamat po sa pagiging mabuti niyo po sa amin sa mga pagkain nito. Siya nakakapagpabuti sa aming pangangatawa. Nawa, Panginoon, ma-enjoy po namin ang inyong mga ginawa at maging healthy kami para makapaglingkod pa ng lubusan sa inyo. Magpalain din ang mga viewers sa rin po, Panginoon, ay makasunod sa batas ng kalusugan at ma-enjoy nila ang mga pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po sa inyong pag-ibig sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, ngayon po, sa inyong pagpunta sa inyong mga kusina, sa inyong pagluluto, paghahanda, yung iba siguro mamamalengke pa, tandaan po ninyo yung inyong mga natutunan ngayong umaga. No? Hainan natin ng makulay yung ating mga hapagkainan at pakainin natin ng mga makukulay, mga rainbow colors ang ating mga mahal sa buhay. Hanggang sa susunod po at hanggang bukas, ito po ang inyong lingkod, si Wilson Sia, nagsasabing, lifestyle is indeed a medicine.